Thank you, sir. Mabilisan lang po ito dahil Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una po sa lahat, gusto ko munang ipahati, ipagot ang aking pasasalamat sa sponsor ng mahalagang programa na ito. Malaki po ang pasasalamat ng Bureau of Pilgrimage and Endowment, lalong-lalo na ang Endowment Administration Division, dahil po siguro ang sinundan nito na programa na related sa endowment, ang wakaf or ang plural niyang awkaf ay noong December 1993. So, ibig sabihin na nakaraang mahigit 20 taon. Although may mga activities, related activities that we were able to undertake between GASPs. Dahil po ang Bureau of Pilgrimage and Endowment, minsan yung time, yung resources, human and financial ay tama lang sa programa natin sa HATS kung hindi nakukulang. So, oftentimes our program on walk-off are left out. Parang ang tingin namin, nakakatulong lang yung programa ng endowment para sa HATS. So, bago ko po ipapatuloy yung presentation ko, gusto ko pong malaman kung mayroon ba sa atin dito na mayroon ay involved sa isang wakaf program or mayroon siyang wakaf. Kasi po ito, alam ko, mas alam nyo tungkol sa wakaf. Nakikita ko mga kaibigan kong mga sir, mga hostel na kasama po natin ngayon, alhamdulillah. At sa tingin ko, itong 45 minutes na binigay sa atin ay magiging ito po lang nakapusin tayo dito. I'm thinking, sir, of having a program, an interactive one. Nakikita ko yung dynamics ng group na ito with respect to the subject that I'm going to present. Walang involved sa wakaf. Itong sa setup po ng ating opisina, National Commission on the Nation of the Filipinos, particularly the Bureau, which is primarily responsible for the HATS and AUKAF program. Itong ano natin, kinukonsider natin na it's the better half of the HATS program. So, itong sinula sa taon na ito, nag-adapt kami ng isang slogan na sabi namin, yung AUKAF or WAKAF, singular na WAKAF, ay gawin natin puso ng HATS. Dahil po alam nyo naman po yung problema natin sa HATS, yung fund sourcing, kagaya po ng kinakaharap din na problema ng madrasa, ng mga masajid, makikita natin yung mga kapatid natin umiikot, humihingi ng tulong para sa iba't ibang mga masajid sa iba't ibang lugar.
ito, sa tingin po namin itong programa ng endowment ay malaking maitutulong. Sisikapin po namin na mula sa taon na ito, 2014 inshallah, yung paniwala natin na itong wakaf, actually pinagmamalaki natin na isa ito sa lakas o kaya strength. Dahilan na ang mga Muslim nung yung mga unang mga Muslim, the first the early generation of Muslims, especially sa pangunguna nung pangunguna ng ating pinakamamahal na propeta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay isa ito sa naging lakas nila. Isa ito sa dahilan na sila ay nagwagi sa mga forces na kinaharap nila noong panahon na yun. Ang isa ito ay isang patunay itong hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ito ay lagi nating naririnig po sa inyo. Itong hadith na sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha mata ibn Adam in mata amalu illa min talata. Itama niyo po ako kung may mali sa pagbasa. Sadaqatun jariyah wa ilman yantafa'u bihi waladun salih yad'u lahu. Itong napili kong mag-umpisa sa mga ito, hadith na ito, dahil itong programa natin na capability building for madrasa, sa tingin ko po ito ang isang pinaka magandang related sa madrasa. Pagka namatay daw ang isang anak ni Adam, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang mga amal ay naputol o namatay din kasama niya. Maliban sa tatlo, yung sadaqatun jariya, yung recurring charity, or sabi nila ongoing charity, or yung sabi nila charitable endowment. Yung sadaka na nandiyan kahit wala na tayo ay napapakinabangan. Yung knowledge, ilmo na napapakinabangan din. At saka yung waladun salih na ipinagdadasal yung tatay niya, yung magulang niya. So lahat po ito related sa madrasa, dahil yung sadaqatun jariya pwedeng maaring isang madrasa. Maaring tayo mag-ambag-ambag tayo, magpatayo tayo ng wakaf property na isang madrasa. Or magtatag tayo ng isang business, na ang lahat ng kinikita doon ay yung madrasa. Yung knowledge, alam po natin na yung madrasa ang pinaka importanteng source ng ating knowledge bilang Muslim. At saka yung righteous children, yung wala doon sale, na ang ano naman, ang pinaka importante na upang magkaroon ng anak na saleh ay yung ilmo niya na magagaling sa madrasa. Pero umpisaan po natin kung ano po yung wakaf. Ito yung ito ay natutunan namin sa inyo mga ustaz, yung definition ng wakaf. Maraming kitab, maraming authors na nagsusulat ng sa wakaf, pero ito yung simpleng definition ng wakaf. Yung wakaf ay
isang ito Islamic endowment. Of movable and immovable property, yung movable, yung mga ari-arian na nagagalaw, at saka yung immovable na mga ari-arian, yung mga buildings, mga fruit trees, at mga iba pa, mga malalaking property na binigay na wakaf, binigay ng isang Muslim for the welfare of the poor and the needy, para sa kapakanan ng mga miskin at saka mga pukara, at saka sa pag-maintain ng mga properties, pag-finas ng mga properties, gagaya ng masajid, gagaya ng mga tombs. Ito may mga ano tayo, may mga ano ito, libingan or anong isang ano doon sa libingan, Cuba, sa Maranao. Ito ay may mga projects na ang beneficiary ng mga project na yun na kumikita, mga business, ay yung maintenance ng isang libingan. Ito yung napapalag dito doon sa tinatawag nating Wakaf Al-Ahli. At saka yung mga orphanages, at saka yung madrasa, at saka marami pang iba. Ang purpose nito ay purely charity, purely philanthropy. At saka yung kanyang permanent nature. Ibig sabihin, hindi kailangan yung Wakaf property ay hindi naupos o kaya hindi nawawala, hindi mo pwede ibita. Although sa ngayon pinalawak nila yung definition ng Wakaf to include the cash at saka yung mga movable o kaya mga kahit perishable property. Yan ay may mga fatwa tayong basihan dyan. Pero yung Wakaf, yung inalienability ng isang Wakaf ay kailangan laging nandun. Permanent siya, kung halimbawa hotel, nandun yung hotel, halimbawa business yun, yung kitaan niya yun, yung halimbawa para sa mga orphanage, ipipinas sa madrasa, ipagastusin sa masjid. Napakahalaga po itong programa na ito dahil isang paraan, ito yung isang santigan ng development ng Muslim communities. Ang mga uri ng Wakaf, ito marami pang hindi nasali rito, pero ito yung general classifications ng Wakaf. Yung tinatawag na al-khairi Wakaf or public or philanthropic Wakaf, yung Wakaf al-ahli, family Wakaf, at saka yung Wakaf al-mushtara, ito yung combination of the two. Combination ng public or philanthropic Wakaf at saka yung family Wakaf. Yung Wakaf al-Khairi, public or philanthropic Wakaf, ito yung malaking klase ng Wakaf. Ang isang unang kinonsider nilang Wakaf ay yung Masjid Kuma. So mga masajid ito. Yung mga masjid pala, mga Wakaf yan. Sinundan ng pagtatag ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng kanyang masjid, ang Masjid ng Nabawi. Maalala natin yung noong unang panahon na mga Muslim sa Madina, isang kinaharap nilang problema doon ay yung tubig inumin. So narinig natin yung Abi Aruma, Well of Ruma, na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay kinausap ang mga sahaba at sabi niya, sino ba sa inyo ang gustong magkaroon
ng well or spring o paritig sa Marana, no? Ano ba sa Tagalog yung well? Balog, balog. Ang balog. At, kagaya ng, bibigyan siya ng balog sa Jannah, sa Surga, sa Heaven. Kasi yung mayari ng way na yun, hindi po mayroon na ibigyan niya dahil sabi niya sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, dito ko kinukuha yung binubuhay ko sa aking Panginoon. Kapag nawala ito, hindi ko alam kung paano ko bubuhayin yung aking mga anak, aking pamilya. So yung challenge ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay umabot sa pandinig ng isa sa mga Khulafa Rashidin, si Uthman bin Affan, at pinutahan niya yung mayari ng balon. Sabi niya, narinig ko yung sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at ako gusto kong bilhin. At nagkasunduro sila, binili niya. Umalik sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ya Rasulullah, ako na yung nagmamayari sa